So hello, so welcome back. So we have a job today. Two card. Ayan, sa ating customer. Please try to preserve the packaging for return with DBI cable. Okay. So buksan natin. Nating i-repair ay video card. Preserve doon natin eh. Pareho, puro palit ang ating repair. Problema nito ay okay, nabuksan na rin siya. So, i-check natin anong problema. Gamitin ko ang extension. Natin kung ano problema niya. Check naman natin kung short edge. Lang sa body. Okay. Baso sa okay. This is your tip. Natin. May power naman siya, power on natin. PC. Okay, may power siya. So, meron siya 12 volts saka 3 volts. May mainit siya dito. Dito hindi siya mainit. Hindi umiinit yung kanyang chips. Iinit dito.
Okay, pick up lang ako ng repair sa baba. Okay, just wait. Wala na siyang isang tornilyo, kulang na isa. Naisikit pa rin siguro ito ng ibang repair. Sulat ni siya. Hindi umiinit ang kanyang Natin ang gate. Ang shorted ba ang gate? So, gate. Power on. Check natin. 5 volts. 3.8. Okay. May output ba dito? Meron. May output. Meron. So, gate. Meron tayong gate. Meron tayong output dito. So, patayin muna natin. Mainit na.
kompleto tayo dito, may input output dito, may output tayo dito. Okay, tapos natin ulit. Span meron 12 volts meron. Okay. Sa 1.8, so sa 1.8 natin 10.9, sa 1.5 nasaan? Okay, 1.5, okay. Completo. Ito siya. Gamitan muna natin ang thermal scanner. Mabiginit siya dito. Ito. Ginit naman yung chips. So, gamitin ko muna ang cellphone na ito. Okay? Patayin ko muna. So, ang gagawin natin dito ay dahil yung output kompleto naman siya, wala siyang shorted, so bukan ko siyang i-cleaning. Pinaka-base way ko is i-cleaning siya, then reflow natin ang kasi may power siya, wala lang siyang display. Ventilation ko muna is i-cleaning ko siya. So, ang ginagamit natin ay lacquer blue para magmukhang bago. Re-reflow lang natin ang kanyang GPU. Pan-checking kasi kompleto yung kanyang volts, voltage. So yung RAM niya detected naman siya, may supply. Titingnan natin yung kung healthy ba siya o hindi. So, check natin siya via ohms. Okay. Ohms. So, ground natin tapos black. Check natin siya. So, kilo ohms, okay. So, check natin yung kanya 4.0 ohms ang output. So, kanyang gate is 403 ohms, kilo ohms, kilo ohms yun, meg pala, mega ohms. So, okay yan. So, gate
Okay, 2.1. Sa kanyang ang tawag dito drain 3.5 ohms sa kabila ang drain 3.6 ohms sa 30 kilo ohms 29 ayan, puro kilo ohms ayan, mababa ito. So, ito ay 18.4 kilo ohms. Yan yung drain 138 dito 4.3 drain 4.4 source 5k something 2.3.5 source 34 ohms. Okay. Try ko lang siyang i-replow. Okay natin ang blocks. I-replow natin kasi wala siyang display. Na-replow natin sa integration display. So 400 ano tayo? 400 degree. Okay na yan. Hold down. I-test muna natin sa ating working station. Paandar muna tayo ng aeroplano.
Kasi wala tayong internet. Salpa ko muna. Salpa. Salpak na natin. Ay, huwag kang sumampa dyan. Okay, let's check. Power on. May natin kung magkakaroon na display. Kaso, ang mahal naman kasi dito mag-rento. Okay. Maang taas so, power on natin siya. Power on. Ah, hindi na naka-power na pala ang ating ibigay. Okay, nag-ikot na yung pan. Okay, just wait for a while. Magkakaroon ng display. Bang! Okay na! So may display ng ating video card. So Reflow. Yan, okay na siya. Meron na siyang display. Ayan. So okay, nagkaroon display ang kanyang. Nagkaroon na siya ng display. Ayan. So patayin ko lang muna. Tinlagay natin ang lagay natin yung ano niya. Hard disk. Iiyak yan. Okay. Power on ulit. EBR. Power on. Sumikot na. So may heatsink naman siya. Boot natin sa OS. Ah, ito pa si Dora. Lagay natin. Video card. Lagay natin kung mag-stable siya. Baka siya may wiri-wiri. So kanina wala siyang display. Ayun yung issue niya. Pero upon checking, voltage checking natin, memory, kanyang output na 0.8, so okay siya. Meron naman. Ayan, okay siya. May display. Properties natin. So pasensya na kayo, medyo nag-maingay, nagwa-washing, nagda-dryer. Properties natin. Ayan. Okay naman siya. Bali 4GB siya. Measured tayo na memory na 2GB. Ayan. So, open natin ang ating CPU Zay. Take a GPU Zay. Ayan. Lang natin yan. Ayan. Wow, bagay sa iyo yan. 4GB ang memory niya. Ito. DDR5. Memory type. So 4GB siya. So 1752 MHz. Ayan. Sa sensor natin. So maabot lang siya ng 42 degrees. So wala tayong LEC. Ay, ang gulo mo! So ayan. Okay na siya. Working na siya. Wala naman siyang wiri-wiri. Kaya ibang ano. So okay na siya. Gumagana na. So tanggalin ko na lang siya. Dine-resemble natin. Ayan. Then, itest ko ng 1 hour. Okay. So, tanggalin na natin at ating kabit yung ano. Ipat na tayo sa kabilang working station. Okay. So, hanggit na lang natin sa kabilang. Sige, Darna! Nagkabit ko natin. Kanyang pan kasi mataas ang kanyang temperature. No, Tin! Oh, sige na, Darna! Pasensya na kayo, medyo maingay ang aking working station kasi may mga bata ako din. May bisita ako. Ingay. So may mga bisita tayo. Ng mga baby. Ay, nasisira na yung tali mo. Yan, ganyan. Tunelyo ko lang siya.
Ayan, dito ko siya ikambit sa aking aking i7. Yan, para matesting. So, ito lang yung aking ano eh. Nag-away na naman. 2 gig lang ari yung ginagamit ko. So, dito ko testing yung TTI natin na nire-repair. So, plug ko na yung ating HDD natin, SSD. So, power on. Yan, power on ko na siya. Sa ulo. So, wait natin. Isa mag-display. Ayan, welcome. So, yan ang aking monitor. 24 inches. Ayan. Tayo natin mag-boot. Then, try ko sa games. Alam ko may games ako na Call of Duty lang yata ang available ko. So, try ko siya sa games. Mga ilang oras para matesting. Kung working at gumagana. Gusto mo pa? Ayan. Speed lang. Reloading pa. Hindi siya upo doon maulo. Kita na, excuse. Hindi na ba ako doon? Okay, workshop picks. Yan. It's already, it's already done na po ang ating ginagawa. So, okay na siya. Testing ko lang siya, guys. So, mga isang oras. Kasi kailangan ko siyang testingin para sure tayo na 100% na gumagana ang ating na-repair na video card. Okay? Test ko lang siya. Okay. Hindi. Yan natin, testingin kung games. Ang tatagal ang ating repair. Isang oras. So, ikakat natin yung video. Enter. Pan-pain lang muna. Try natin sa Vision Select. Pero wala pa tayong ano eh. Yan, try natin to. Good news first. The world's in great shape. We've got a civil war in Russia. Government lawlessness. Mataas ang requirements graphics ng ating Call of Duty kaya dapat mag-port siya ng maayos. Just another day at the office. Khaled Al-Assad. Currently the second most powerful man in the Middle East. Now word on the street is he's got the minerals to be top dog down there. Intel's keeping an eye on him. And the bad news? We've got a new guy joining us today. Fresh out of selection. His name's Soap. Testingin ko muna siya. Try ko muna maglaro, guys. So, cut muna natin ang video. Update ko kayo later kung after 1 hour, mataas, mag-okay siya, okay? Just wait for a while. So, ayan, I already game. So, nakapag-games na ako. Ilang oras na rin ako nag-games. So, nakapag-play na rin ako ng Call of Duty na yan. So, hanggang ngayon, di pa rin siya nag-hang. Okay naman siya. So, okay. Hindi walang maging issue. Walang problema. So, okay naman siya. Ayan. So, stop ko na muna yung aking gaming. So, yan po ang ating repair ng ating video card na palit. Video card. GTX 1050 Ti. So, ayan. Success po ang ating repair. So, hanggang dito na lang po ang aking pagre-repair, sana kahit pa paano nakatulong sa inyo. So, basic lang naman yung ginawa natin. Check natin lahat ng voltahe, memory, tapos output ng processor. So, okay naman siya. Processor. Output ng GPU chips. So, okay naman. Okay naman yung voltage output niya. So, wala naman ako nakitang issue. Na bali may power naman siya. Wala lang display. So, ang ginawa natin, dahil pag gano'n, nakakompleto ang ating mga voltage, mga test point. So, ang gagawin lang natin ay pwede natin siyang i-revolve o kaya reflow. So, siyempre, unang ginagawa natin, i-reflow natin siya. Kung makita natin na may pag-asa pa yung kanyang GPU chip.
Ngayon, nireflow ko siya. So, okay siya. Nagkaroon siya ng display. Tapos ngayon, tinesting ko nga siya within an hour. So, okay naman siya. Wala naman ako nakitang issue. So, bali, itong ating nirepair ay galing from Pasig. So, isiship back ko na to. So, chat-chat ko yung aking customer na sabihin ko na okay na yung kanyang video card. Then, ayan. So, hanggang dito na lang yung ating pag-repair. So, sana kahit pa paano nakatulong sa inyo. So, thank you for watching. Hanggang sa muli. Bye-bye.